Yan, good morning po mga kalingap, sa mapagpalang tanghali po ulit. Tayo po ngayon ay nandito kay Ate Abby. So yan, sa mga nagtatanong po kay Ate Abby, sana po ano, yung iba po ay maalala pa rin po si Ate Abby. Isa po yun, isa po sa mga na-picture natin ng mga nakaraang buwan. Ilang buwan ang nawala si, ano, si Kuya? 7 na po ngayon, 3 months and 2 days po. 3 months and 2 days, so ibig sabihin 3 months na ako hindi nakapunta dito. Ganon. Kagabi, may nabasa ako, may nak-open ako sa Facebook. Anak mo yata yun? O pamilya, si ano, si Fiona. Nasa diet yun, ano? Ayan. So, nag-comment ako doon. Tatanong ko kung kumusta na kayo, kung nasaan na kayo. Mm-hmm. So, ayun, sabi ko nga eh, kumusta ang buhay? Pero at least kahit pa nga, papano ngayon, parang blooming ka ngayon. No, medyo nag-ano yung mukha mo, yung itsura mo. Hindi katulad noon, haggard, parang gano'n. Magdamag po talaga, magdamag po ako na walang tulog, gawa po ng, habang nasa duyan po si Dory na tutulog, hindi na po siya nakakahiga sa katri ay. Ang ginagawa ko po, nasapin na lang po ako ng karton sa ilalim, tsaka sasapinan ko po ng higaan, doon na lang po ako, marinig ko man po siya, agad po ako natayo. So, yun nga na ano, yung ibig sabihin, ang medyo masakit lang sa ngayon yung bang yung alaala. Ano, pero yung tinatawag na responsibilidad sa paghahanap buhay, alin yung mas magaan sa iyo, yung noon o yung ngayon? Medyo magaan-gaan po ngayon. Kasi wala na po ako yung inaanong gamot po niya. Yung gamot. Tapos isa pa rin doon yung pagbabantay mga ano, lalo na sa gabi. Tapos hindi na po talaga kakayanin ang katawan ko, pero pinapakita ko pa rin po sa kanya na kaya ko pa. O siyang mawala ng pag-asa, yun po ang inaano ko sa kanya. So ngayon si Fiona, hindi mo sa problema dahil pinapaaral siya nung ano? Ate Malin. So wala kang problema doon. Ang ano mo lang ngayon itong apat. Itong apat. So ngayon sa tingin mo, itong apat sa kanilang pag-aaral, kumusta kaya? Dalawa lang po ang nagpapatuloy ng pag-aaral. Dalawa lang. Kung isa nagtigil po, gawa po nang hindi ko po naaasikaso talaga. Gawa po nang araw-araw po ako nasa kaburan. So ate, walang ano, wala ba talagang chance ang iba talaga sa kaburan lang talaga? Na ano po ate? Minsan nag-i-extra po akong paglilinis ng kuko. Kahit ngayon? Siya po. Nung mamatay si Kuya Doren, nagagawa mo mag-extra? Opo. Pagkakagaling ko pong kaburan, doon muna kayo mahal ko. Pagkakaano ko po, galing kaburan, pagkakahapon, doon na po ako. Diretso na po ako sa paglilinis ng kuko. Nagbabattery lamp na lang po ako pag gabi. Sabi na hanggang ngayon, ganun pa rin yung ginagawa mo. So, kumusta yung ano, yung mga gamit-gamit mo sa pag, ano, sa paglilinis ng kuko? May gamit ka? Ano na po, yung iba po, kasi sa tagal po nang hindi po ako nakapaglinis, parang nagtigas baga po siya, tapos mga lungka lang din naman po ang gamit ko. So, pero yung alimbawa, yung paglilinis ng kuko, ano siya, parang mabibigyan mo siya ng atensyon? Kung sakaling magkaroon ka ng mga gamit, halimbawa. Yun lang po ang problema ko kasi dito ay gawa po nang wala pong bilihan dito. Pag mapahasa po ako ng nipir, sa diet pa po ako mapahasa. Pag wala po akong budget, syempre uunahin po rin po yung mga anak ko. Hindi po ako nakakapag-ano. So, saan ka nag-e-area? Doon o dito? Dito po. Yung may nakita po kayo, may nagkakarabod dyan. Oh, meron. Dyan din po ako. Kasi sobrang hina na po talaga. Mahina ang... Mahina po ang kabudin dito. Pagkakabud. Ayun. Sa iba na. So, di ibig sabihin, kung sakali ano, na makapag-provide kami ng ano ng gamit, mga gamit-gamit. So, yun ang pwede mong pagkakakitaan. Nitong mga nakaraang araw na ginawa mo yun, tapos wala ka pang masyadong gamit, mga magkano man, sa halimbawa, lumabas ka ngayong... ngayong tanghali. Naka-ano man po ako, naka 300. Ikaw? Magkano na ba ang bayaran dito sa, magkano ang bayad dito? 60 po.
16. Halos parehas lang sa bayan. 16. Tinatawad man po minsan. Ako kakalilinis ko lang isang araw. Kahapon nga pala kahapon. Ano po? 16. Tinatawad po kasi minsan dito. Siyempre pumapayag na lang din po ako. Gawa po ng gusto ko rin pong kumita. Ngayon naman. Baby, 15 na lang. Sabi ko sige na. Na ganyan po ako. So, ayun. So, ibig sabihin pag lumabas ka, yung 300 na yun, eh, maigi na yun, hindi ka masyadong pagod. Ano? So, may nadaanan akong mga, doon sa banda doon, sa dulo, doon ka nakakabod ngayon. So, yun. May ano, tawag dito? May nanliligaw po sana, kaso ayaw ko pa naman po, kasi ayaw ko. Kaya ako napunta dito, dahil may nasagap ako banda dyan sa dulo. Ay ko, hala! Kaya, may pinangalanan sila, pinangalanan sa akin yung lalaki. Akala ko nga talaga meron na. Pero sabi ko, ano mo, wala tayong magagawa, decision mo yan. Pero yung totoo, wala. Wala kang asawa ngayon. Oo. Kasi, kung pwede nga lang, iwag na. Sabi ko nga po, sa sarili ko, pati po yung kapatid ng asawa ko, kinausap ko, te. Sabi niya, Abi, okay lang naman mag-boyfriend ka. Pero sana, yung mga anak mo ang isipin mo. Sabi ko, te, hindi ko po sinasabi na hindi ako mag-aasawa. Bata pa po ako. Mahirap na pong magsalita. Sabi ko. Ilan taong ka na? 33 po. Oh. Ang sabi ko naman kina ate, na sa akin lang po, te, maitagoy ko yung maayos yung mga anak ko, mapagtapos ko sila kasi yan ang pangarap talaga namin ng asawa ko, sa Panga. Sabi naman nila ate, o anong desisyon mo? Na sa akin lang, te, pag hindi ko kaya, hihingi ako ng tulong sa inyo. Ngayon, syempre nagrarulaki ang mga bata, lumalaki din ang gastos. Hindi ko naman ako kailangan ng lalaki sa buhay ko, te, may mga anak na ako. Yun na naman, magkakako ang hanap natin, magkaroon tayo ng anak. Pero yung sinasabi mo kanina na hindi mo sinasabing hindi ka mag-aasawa. Kasi bata ka pa. Ngayon, sinasabi mo na hindi mo na kailangan. Pero yung sabi mo kanina na hindi mo masabi. Kung sakaling magka-boyfriend ka at magka-asawa ka, ano yung pinakadahilan mo talaga? Halimbawa lang. Yung pinakadahilan ko po talaga, katuwang ko para sa mga anak ko. Yun po talaga. Pero gaano kaya yung ilang porsyento kaya ang maaasahan natin na yung sinasabi mong katuwang ay totoo magiging katuwang mo sa mga bata, hindi naman yung anak yun. Yun nga po ang nasa isip ko rin, Kuya Fernan. Kasi nasabi ko na, hindi ko masasabi na hindi ako mag-aasawa kasi bata pa ako. Ang ano ko naman po doon, unang-una pag hindi ko po kaya ang mga anak kong itagoy, sululong po ako sa buhay ko. At kung wala man din maibigay ang mga kapatid ng asawa ko, no choice po talaga ako. Pero, nasasabi ko naman po na hindi ko na kailangan ng lalaki sa buhay ko kung may magtulong sa akin, magtaguyod sa mga anak ko. Kasi yun man lang po ang gusto ko. Kasi iniisip ko rin pag nag-asawa ako, malay mo. Dapat kung mag-aasawa ako, hindi lang ako yung mamahalin. Mas higit na mamahalin niya yung mga anak. Siyempre, magkakabata ka pa, magkakaanak ka pa niyan. Yun na nga po. Ang iniisip ko rin, dalawa po ang anak kong babae. Eh, hindi ko naman po hinihingi. Paano kung mangyari ang mga napapanood ko po sa TV? Yun din po ang ayaw kong mangyari. Kaya wala na po akong balak sana mag-asawa. Pero hindi ko rin alam, sabi ko sa kanila, baby. At yung mga anak ko nagsabi, mama, huwag ka na mag-asawa. Sabi ko, hindi ako mag-aasawa, nak. Basta tulungan ninyo ako, magtapos kayo ng pag-aaral ninyo. Huwag kayong magluko kasi kahit anong hirap ka ko, ikakayad ko kayo. So, ibig sabihin, hindi totoo yun na sagap pong kwento dyan sa taas na may asawa ka na. Wala po. Nasa naman na po, Kuya, ang hiya po. Ilang buwan pa lang po walang asawa. Kaya nga, tapos, nung sinasabi nila sa akin, sabi ko, hala, ay ko parang ilang buwan po lang. Ano din po ako niyan? Ang dami pong chismis niyan. May boyfriend na daw ako, nag-ang daw ako. Kasi dyan po kami nagkabot sa likod niyan, kahit magpasyal po kayo dyan sa may likod ng gilingan. Minakita nga akong dalawang kahon dyan. Sa akin po yan. Masaya yan. Dyan po ako nagbubungkal ngayon, ubos na po yung bungkaling ko dyan. Naghanap naman po ako, syempre. Ikaw, Kuya, sa buo ng lupa na yan, mapalawak mo ng ganyan yan. Kung wala akong katulong. May katulong po ako, pero disabled din po siya. Ayun, ngayon binabanggit.
Pinsan ko po yun. Ah, pinsan mo yun? Pinsan ko po yun mismo. Kasi ako po, yung, ako po talaga, Villanueva ako. Inampun lang naman po ako, kaya ako naging Aquino. Mga part po na yan dyan, kapinsanan ko po yan. At saka yan si Kuya Dennis, bago pa lang po kayo magtulong, nagsabi ako niyan sa kanya. Noon pa po kasi, katulong na namin niya ang asawa ko, si Doreen. Magkabod noon. Sabi niya, sabi ko, insan, tulong mo ako pagkabod. Ating gayon. Kung maraming kabudin dun sa lupa ni Ate Mabik ka, ayun, gusto mo dun tayo magkabod. Wala namang problema kay Ate Mabik. Ang gusto lang ni Ate, may kasama ako, may katulong ako. Kasi iba mamaga ang pwersa ng babae sa pwersa ng lalaki. Bago pa po kami magsimula noon, ang sabi ko sa kanya, sabi ko, ako wala ng asawa. Ito hindi man sa, nag-iisip ako ng masama sa iyo, maigi na yung prangkahan, di ba? Sabi ko ganyan. Huwag ka ako magkakamali, mambabasto sa akin. Sabi ko, may barita akong hawak, babaritain ka ako kita. Sabi niya, grabe ka naman, insan, ang isip mo sa akin. Sabi ko, hindi naman ako nag-iisip sa iyo, insan, ng ganyan. Maigi na yung nagsasabi habang umpisa pa lang. Sabing gayon. Sabi, hindi insan. Dahil noon pa lang nirerespeto kita, hanggang ngayon nirerespetuhin pa rin kita. Makakatulong ka sa akin at kikita rin ako sa gagawin natin. Makakatulong din ako sa iyo. Ah, kaya pala parang sinasabi nila parang yun na nga, parang kayo na. Kasi nga dahil lagi kayo magkasama. Opo, kasi dito po talaga, hindi, never ko man po pinapasok yan sa loob ng bahay. Napunta po siya dito, dito ko po siya pinapakain sa lamisang do. Sinasabayan ko rin po siya, andyan ako, dito siya. Kasi nagkukurpo po kami ng pagkain. Sakop na po yung mga anak ko. Bibili po kami ng kalahating kilong manok, pananghalian po namin yun. Kape. Tapos pagkaka, syempre, alas dos. Bibi, timplan mo kami Tito Dennis ng kape. Dadalhan kami ng kape doon. Tsaka po, nagkakabod po ako. Hindi ko po inihiwalay sa akin yung anak ko. Kasama ko po yan doon. Kung nasaan po ako, nandun din po yan. May mga tao din po dyan sa gilingan na yan. Ngayon lang naman po nagpulot. Pero nasa iyo naman yan, ate. Ano, ako, ano naman dyan, wala, basta bala, nasa decision mo yan. Ano, nasa decision mo yan. Sa akin lang, kinukumusta ko lang talaga, ano na yung kalagayan mo sa ngayon. Pero yun nga, ano, yung pagiging single mo, so, walang problema dyan. Ngayon, ang ano natin dito, ate, is yung mga anak mo, ano. So, dalawa lang yung nag-aaral. Dalawa lang yung nag-aaral. Dalawa po dito sa akin, yung isa naman po kasi kay Ate Marilyn. Ah, oo. Pero yung, di ba lima yung anak mo? So yung apat ang nasa iyo, dalawa yung nag-aaral dito sa iyo, dalawa yung hindi. Pero lahat na sila dapat nag-aaral, ano? Madikir na po ngayong pasukan pa lang. Ito, madikir na din to si Bunso, si Ivan. Hello, Ivan. Hi. Oh, gwapo na ni Ivan, oh. Gwapo na ni Kuya Ivan, taba na pati, oh. Ayan, so, kumusta itong bahay? Nung nakaraan po, pinasok po itong bahay. Nang? Yan po, sinira po yung kortina, ginulo po lang ng damit, ng ano. Ito po yung kortina na yan. Pero hindi man sila nakapasok? Nakapasok po dyan sa loob. Saan nagdaan? Wala po kami dito at nagtitimbang po kami dito. Saan nagdaan? Dyan po sa pinto, wala po kasing lakyan, tapos sira na po yung pinto namin. Hindi, ang tanong ko is yung, di ba dati yung parang pinapaalis na kayo? O siya, isa pa rin po. Ngayon, ganun pa rin. Pero wala pa rin kayong malipatan. Wala po. Maano na lang po siguro kami. Kasi nakiusap na po ako dito sa tabi ng bahay na ito. May ari po ng bahay na ito. Sabi niya sa akin, Ate Abby, huwag kayong umalis dyan. Ang sabi niya yun. Sabi ko, yes, pinapaalis na kami ni Ate Risa. Hindi kayo pwedeng paalisin dyan. Matagal na ang bahay na yan. Matagal na silang umalis dyan. Tsaka lupa namin yan. Kung paalisin talaga kayo, sige na, umalis kayo. Kung may gagawa ng bahay mo dyan, kahit kubo-kubo lang, kasya lang kayo ng anak mo. Dyan kayo sa lupa ko pa rin. Dito pa rin po yan. Oh, dito pa rin. Kaya doon sa taas na yan daw, ipalitan lang daw yung ano na yan. Nakasitaan tayo? Okay. Linisan mo ako dito. Linisan mo yung taniman ko. Sabi ko, sige ati Inday. Ngayon na ngayon din, di nakako ako uwi, nagkain pa lang kami. Yung malalaking kahoy na yan, Kuya Fernan. Yung ganyan kalalaki na yan, oh. Sa ano nang na yan. Mga putol-putol lang po siya, isang hindi pa. Binubuhat ko po yan, tinatapon ko yun dun sa, ano, labas ng bakod. Kasi gusto niya malinis yung taniman niya.
Nilinis ko yun, pati yung mga palapa ng inyog, mga ano, nagdamo-damo ako. Gamas ako. Sabi niya eh, maano ka sana sa akin, Bill? Sabi ko, matanong sana ako kung mapalinis kang kukot, sambili ko lang bigas. Sabi naman ni Ate Inday, anong gusto mong ibayad ko sa iyo, bigas o pira? Sabi ko, kaysa pira, eh, bigas na lang, Ate Inday, bahala ka na pa ako. Sabi ko, parehas lang din naman, babayaran mo ako ng pira, ibibili ko rin ng bigas. Maigi na yung bigas mismo. Pagkatapos ko, binigyan akong 5 kilo, 2 laki ni chicken, tapos 1/4 na asukal at 25 grams na kape. Uwi na kami dito, may pagkain na kami. So, ganun na lang ano, Atabi, yung parang nagiging buhay mo ngayon na kung sa anong paraan na lang talaga ay kumbaga ginagawa mo para sa mga, dito sa 4 mong anak, ano, yun, so, ganun talaga pag magulang, ano, gagawin talaga yung lahat. So, ayan po mga Kalingap, binisita po natin si Ate Abby kasi ay may nagmarites ako kanina. Nawala sa awan na doon po si Ate Abby, ayan, so sabi ko wala naman ako magagawa. Pero ayun po, ano, single si Ate Abby. Mukhang dalaga siya ngayon, no? Blooming si Ate Abby ngayon. Pero yun, ano, napansin ko sa kanya ay mga Kalingap na medyo nag-rest lang siya kasi nga nawala ng puyat, ano, yung pagbabantay dati sa pasyente. Pero yung hanap buhay, ganun pa rin. Ganun pa rin. So, ayun po mga Kalingap, patuloy na tinataguyod ni, ano, ni Ate Abby. Ayan po yung kanya pong 3 anak. Bali, 4 po yan mga Kalingap, pero ayan po, maliliit pa po yung kanyang mga anak. Na siya lang po yung sulong nagtataguyod. 5 po yung anak nila, pero yung isa po ay nasa kapatid ng asawa niya. At ito lang po yung 4 na magkakapatid na itinataguyod po ni Ate Abby. So yung mga bata pa, ano, mga wala pang alam sa kung ano yung nangyayari sa ano. So dito po, ano, mga Kalingap, ganun pa rin, dito pa rin sa lugar na ito ay dito hinahanap ni Ate Abby yung ano, yung pangangailangan sa araw-araw. Doon pa rin sa yung sasapa, ano. So, ayan. So, mga Kalingap, ano po, ito po ulit sa Ate Abby. Kinumusta natin siya. At 3 months na hindi ako nakapunta dito. Ano, 3 months? Ano, ang bilis lang pala, 3 months. Kumusta naman nung hindi ako pupunta dito sa iyo? Ano man yung ano mo? Ilan naman po? Wala lang. Ako, sabi ko. Hindi na siguro pupunta si Kuya Ferdinand kasi wala na si Pangga. Ayun. Tapos nang gamutan ng pangga, sabi ko. Di naman. Nabisi lang, pangalawa, nasira yung motor ko, hindi sa pwede dito sa rough road. Pero yun nga, na ano, hindi naman dahil sa wala si Kuya Dorin, kundi yung nakaproblema lang talaga din, nabisi lang din talaga. So napapunta ako dito kasi ngayon church namin, nandyan lang, may church kami dyan. Sa may kay Perez, baga kay, ano, kay Agnes na Perez. Ay, yung kay Agnes. Yung katabi doon, yun yung church namin. So, bali dyan ako naka-assign, kaya napadaan ako dito. Ano? So, yun lang, stay strong ka lang lagi. Yung ginagawa mong hirap dyan sa pagkakabod, tuloy-tuloy mo lang yan. Kasi meron kang ano, bandang dulo, merong magandang ano, kinabukasan. Ano? So, ayun. Bigas-bigas para sa mga bata. So, pasensya na, talagang... Grabe na rin, ang lawak na rin ng aking napupuntahan para sa dito sa trabaho ko. Pero ayun, bibilin lang ko doon si ano, si pastor na minsan puntahan ka dito. Ano muna pansamantala ngayon, involve mo muna 'yung sarili mo. Focus ka muna diyan sa mga anak mo. Pangalawa, involve mo 'yung sarili mo sa ano, sa church. At ba ano 'yun? I mean, ang sa akin lang kasi hindi naman kita dinadala doon, kundi sa akin lang kasi, kung mayroong isang magandang bagay na dapat meron ka, unang-una yung, ano mo yung sarili mo kay Lord. Kasi marami namang balo na nagtiwala sa Panginoon. Si Lord naman yung kumilos at natugunan yung kanyang, para sa kanyang mga anak. Ano, so, ayun. Kumbaga, yung love life, kung talagang luluubin ng Panginoon, si Lord bahala dyan. Bigyan ka talaga niya ng taong dapat, hindi yung kung sino-sino na lang. Ano po, parang dagdagan pa yung anak tapos iwanan ka rin. Ako, para kang kumuha ng ano,
ng batong pinukpok sa ulo. Yan lang po. Yan po mga Kalingap, maraming po salamat. God bless po sa ating lahat. Please support po ng channel po ni Kuya Bar Santos Matubang at ni Ate Edna Vlogs at ni Kalingap Rob. Ganoon din po siyempre si J-Brad TV and si Dabing Landabaw. At pakisuporta naman po ng channel ni John Allison Official at si Kuya Panding PH po. Ayan. Yan po yung mga bata o. Oh. Walang laro-laro lang sila. Siya po, maraming po salamat mga Kalingap. God bless po.